Japan kontra Amerika. Muling magbabanggaan ang dalawang bansang ito, pero ngayon ay magtutuos na sila sa ibabaw ng lona. Dadayo ang Amerikanong kampyon na si Stephen Fulton sa baluarte ng mga Hapon para idepensa ang kanyang dalawang hawak na pandaigdigang titulo. Pero susubukan itong agawin sa kanya nitong tinatawag nilang halimaw na si Naoya Inoue, ang former undisputed bantamweight world champion. Gayunpaman ay hindi ito magiging madali para dito sa Hapon, dahil ito ang unang pagkakataon na lalaban siya sa super bantamweight division. Magiging palaisipan ito para sa marami kung kaya nga bang dalhin itong si Naoya Inoue ang lakas niya sa mas mataas na timbang. At kung kakayanin rin ba nito na saluhin ang mga kamao ng mga mas mabibigat na boksingero. Paniguradong magiging kapanapanabik ang kanilang tunggalian. Parehong nasa kanilang mga prime na ang dalawang boksingero. Sa edad niya ngayon na 30, ay isa ng ganap na 3-division world champion itong si Naoya. Naging kampyon ito mula sa junior flyweight, super flyweight, at sa bantamweight division. Noong nakaraang taon lang, ay nagtagumpay ito na maging kauna-unahang undisputed bantamweight world champion sa buong kasaysayan, matapos nitong mahawakan ang apat na mga titulo. Nagsimula ang lahat ng to noong taong 2018, kung saan ay nagpa siya na siyang suungin ang mas mataas na timbang ng bantamweight division. Dito ay una niyang naging biktima ang isang boksingerong nagmula pa sa bansang Inglaterra. Nanalasa ang halimaw sa dibisyon na ito sa mahigit na 4 taon, kung saan ay nagawa niyang manalo ng 9 beses at 8 sa mga ito ay pinatulog niya sa ibabaw ng lona. Sa mga tagumpay na ito ng Hapon, ay maaaring siya na ang tatanghaling the greatest bantamweight champion sa buong kasaysayan. Punta naman tayo dito sa kampyon na si Stephen Fulton. Ang 29-anyos na Amerikano, siya ang kasalukuyang unified WBC at WBO super bantamweight champion. Taong 2021, nang una itong naging isang ganap na world champion. Nang baklasin nito ang boksingerong si Angelo Leo para makuha niya ang WBO junior featherweight na titulo. 10 buwan lang ang makalipas ay hinarap niya ang kapwa undefeated champion na si Brandon Figueroa para sa unification ng kanilang mga hawak na titulo. Dito ay naagaw niya ang WBC na corona mula dito kay Brandon Figueroa sa pamamagitan ng isang dikit na majority decision. Noong nakaraang taon lang, ay matagumpay niyang naidepensa ang hawak ng mga titulo sa boksingerong si Daniel Roman. Kaya naman ngayon, ay naikasan na ang mega fight showdown nilang dalawa nitong si Naoya. Sino nga kaya sa kanila ang dihado at liyamado sa laban na to? Narito ang tale of the tape ng dalawang boksingero. Pagdating sa size, ay bahagyang mas nakakalamang ang Amerikano. May tangkad itong 5'6" at may haba ng mga braso na 70 inches. Habang itong si Naoya ay may taas lamang na 5'5" at may haba ng mga galamay na 67 inches. Halos magkasing edad lang din itong dalawa. Pareho silang mayroong malilinis na kartada. Itong si Naoya Inoue ay may nakakatakot na records na 24 wins with 0 loss at may kasamang 21 knockouts. Habang itong si Stephen Fulton naman ay mayroong 21 na panalo with 8 knockouts at wala pang talo. Parehong orthodox ang stance ng dalawa. Kung sa skills lang din ang pag-uusapan, ay parehong talintado ang dalawang boksingero. Speed, power, footwork, timing at parehong mahusay pagdating sa depensa. Pero kung sa lakas ng suntok lang din ang pag-uusapan, ay walang duda na mas nakakalamang dito ang halimaw na Hapon. Mas nakilala ito
bilang isang knockout artist na mayroong nakakamatay na kaliwa at kanang kamao. Sikat na sikat ang kanyang malakas na lifok sa katawan na marami ng pinatiklop na mga kalaban. Habang itong si Stephen Fulton naman ay mas kilala bilang isang all-around na boksingero. Siya rin ay isang matinik na counterpuncher na nagtataglay ng napakabilis na mga jabs na sinusundan niya ng kanyang counter na kanan. Kaya madalas ay na-outbox nito ang mga kalaban niyang boksingero. Parehong epektibo ang kanilang mabibilis na mga footwork. Sina Uya Inoue ay epektibong ginagamit ang kanyang mabibilis na paa para habulin at itrap ang kanyang mga biktima. Si Stephen Fulton naman ay epektibo rin ang kanyang ginagamit na footwork para maiwasan ang mga pag-atake sa kanya ng mga kalaban. Mahusay rin itong pumwesto para sa mga counter na kanyang ibabato. At para naman makataya kayo sa mga paparating na mga bigating laban dito sa boxing at sa iba pang sports, ay gamitin lang ang 1xBet, ang isa sa pinakasikat at lehitimong online betting platform ngayon dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Upang makapagrehistro ay i-click lang ang link na nakapin sa ating comment section at i-type nyo lang ang ating promo code na 1xBoxing. At nang sa ganun ay makakuha kayo ng up to 7,000 pesos na bonus sa una mong deposito. Kung magkano ang amount na dineposit nyo, ay ganun din ang amount na makukuha ninyo. At nakalagay na rin sa ibaba ang link ng ating video tutorial. Kaya ang tanong, kaninong footwork ba ang mas mangingibabaw sa dalawa? Kung magagawa nitong si Stephen Fulton na maiwasang maipit sa lubid at mapanatili ang laban sa gitna ng lona, ay malaki ang kanyang tsansa na ma-neutralize ang opensa nitong halimaw na si Naoya. Pero kung mas mangingibabaw pa rin ang footwork ng Hapon na matrap at ma-corner nito itong si Stephen Fulton, ay malaki ang pagkakataon nito na siya ang mananalo. Pero kayo mga ma'am at mga sir, sino sa palagay ninyo ang mananalo sa laban na to? Mag-iwan lamang ng inyong komento at huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-share na rin ang ating video. At muli, daghang salamat!